Higit 4,000 pulis ang ipakakalat mula NCRPO at Manila Police District para seguridad sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa MPD, gagayahin nito ang deployment ng PNP sa panahon ng traslasyon ng itim na Nazareno. Itong magnitude kasi na ganitong international event na to, historically, kailangan maging maayos talaga ito, maging very secured and successful. I'm looking na sana mabigyan ako ng about 7,000 tapos yung iba force multiplier na iba-ibang agency na rin. Bukod sa pulis na ipakakalat sa main venue, may mga idedeploy din para sa traffic management at intelligence work. Ayon sa MPD, walang namomonitor na banta sa seguridad pero ayaw pa rin magpakakampante ng mga otoridad. Makailang ulit nang nag-inspeksyon ng PNP sa National Museum kung saan gaganapin ang inaugurasyon. Nagpulong na rin ang PNP kasama ang DPWH at pamunuan ng National Museum para matiyak na maayos na maisasagawa ang seremonya. Papayagan ng mga rallyista, ngunit sa mga Freedom Park lang gaya ng Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda at Plaza Dilao. Maximum tolerance naman ang paiiralin, pero hindi papayagang makalapit sa National Museum ang mga kilos protesta. Kaya dito naman sa Manila, we are talking with them. We are really facing them na pinapakiusapan natin dahil alam naman natin na hindi tama na mag-rally dun sa mga ganong lugar. Kaya lagi kong sinasabi sa kapulisan na makipag-uusap sa kanila, andun pa rin yung maximum tolerance. But definitely, we will not allow them sa inaugural site na mag-rally o mag-protesta. Patuloy naman ang courtesy call ng mga ambassador kay President-elect Marcos. Kanina, dumalaw ang ASEAN ambassadors, kabilang ang Indonesia, Brunei Darussalam, Cambodia, Vietnam, Singapore, at Lao People's Democratic Republic. Ipinarating nila ang pagbati sa panalo ni Marcos sa halalan at para igiit ang patuloy na kooperasyon at matatag na bilateral relations kasama ang Pilipinas sa iba-ibang larangan gaya ng trade and commerce, infrastructure, labor, health at culture. Nag-courtesy call din ang ambassador ng Italia. Nag-meeting po ang ating president-elect with the Italian ambassador, Ambassador Marco Clemente. There are four areas that they discussed: political, economic, and person-to-person cooperation. On the political aspect, the ambassador noted that this is the 75th year of Italian-Philippine relations, diplomatic relations. On the economic front, they talked about possible cooperation in infrastructure projects. Oh, by the way, they also talked about COVID and cooperation on learning about COVID responses and opening up the economy. Pinulong din ni President-elect Marcos ang mga miyembro ng kanyang economic team sa pangunguna ni na incoming Finance Secretary Benjamin Diokno, NEDA Chief Arsenio Balisacan, Budget Secretary Amina Pangandaman, DPWH Secretary Manuel Bunoan, Labor Secretary Bienvenido Laguesma at BSP Governor Felipe Medalla para ilahad ang kanyang mga plano at marching orders para sa post-pandemic economic recovery. Ina Reformina, ABS-CBN News.